ang pagkamatay ni Juan Bautista, ang kanyang pagiging martir. Bahagi ho, makita natin ang martir na bahagi ng kanyang pangangaral. Bahagi ho na huwag natin kalimutan na kapag tayo ay nangangaral, may mga tao tawag ka natin dito, maapektuhan at maaaring humantong ito, katulad ng pinagantungan ni Juan Bautista. Kaya bahagi ho, kaakibag ng pagkilos, prophetic role na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin, naging katulad man ito sa pamamaraan na ipinakita natin, katulad ni Santa Monica sa paggabay sa kanyang anak, sa kanyang pangangaral, para ito'y magbago o hanggang sa katatayuan ni Juan Bautista na sa gitna ng kanyang pagkabilanggo ay hindi siya tumigil sa kanyang pagpapahayag, lalong-lalo na sa ugnayan ni Herodes at ni Herodias na hindi kalugod-lugod sa harapan ng buong ikapal. So bahagi o na makita natin na sabi nga natin no, ay na maging martir ka ay gawa ng alin, panyaya na ipinahayag ni Jesus. At ito yung kinakailangan namin tawag nga po natin pagnilay-nilayan at maging bahagi ng ating pagpapatatag ng ating pananampalataya na yung ating mga pagkilos ay maaaring kumantong sa pagbubuwis ng buhay dahil sa maaaring hindi katanggap-tanggap ito para sa iba. Bagamat may iba't iba tayong pagkaunawa ng pagkamartir, mayroong iba na terorista ang tingin ng kanilang mga kasama yung martir. Sa atin, yung martir ay hindi namamatay tao, nag-aalay ng sarili para sa paghahandog sa ating Panginoong Heso Kristo at upang ipagsakatuparan ang misyon na ipinagkaloob sa atin. Hindi rin naman ito, kung tawagin natin, ay purely suicide. Hindi gawa ng gawa ka na sa buhay na ito. Kaya naisin mo na lamang na iandog ang iyong sarili. Ito'y higit sa lahat para sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang mga turo. So bahagi o no? Medyo kung tawagin na ho natin ay karimari-brari no? Sa gitna ng kasiyahan kasi birthday ay isang pagdiriwang ng pagkapahalaga sa biyaya ng buhay. Pero ang nangyari alin,
pagbubuhis ng isang buhay. Isang buhay. Huwag na natin tingnan yung kakulangan ng mga nasa paligid ni Juan Bautista. Ngunit ang tingnan natin ay ang alin. Yung katatagan. Kasi bahagi mo ito. No? So, mahala, huwag natin kalimutan na ito ay halos 2,000 taon ang nakalilipas. Yung kaisipan ng mga taong nito ay, kung tawagin nga po natin, ay mas barbaric kaysa kapanahunan natin ngayon. Kaya alam ni Juan Bautista na sa oras na sa langit mo, ang hari ay may kinalalagyan ka. Bahagi yun ng pagkilos. Sabi nga, alam ni Juan Bautista na ito yung kanyang kainanlan, gawa ng kanyang pangangaral. So, nung hamon na maging bahagi ng ating paninilay, na pagkakataon na sana maging bahagi ng ating pagtubo na ihanda natin yung ating sarili. Sabi nga po natin, sa pagsasakatuparan ng misyon na ipinahihwating ng Pumumi Kapal. Hindi naman yung katulad maaari ni Juan Bautista, pero pwede. Sa panahon na ito, may mga kapatid natin na nagbubuhis ng buhay para ipangaral ang mabuting balita, lalo-lalo na sa kaisipan ng katarungan, sa larangan ng pagkapahalaga sa kalikasan o maaaring sa pagkapahalaga ng buhay ng tao. Hindi natin alam ang mga martir na nasa paligid namin. Pero ibig sabihin, kasi yun ay kaakibal ng pagtugon sa panyaya na ipinapahayag ng Pumumi Kapal. Maliliit na pagbibigay ng sarili para sa ikalawalhati ng Diyos at para sa ikaayos ng kanyang sambayanan. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa mga tao may lakas ng loob na tahasang magsabi mali ang ginagawa mo doon sa mga tao, mali ang kanilang ginagawa. At ipanalangin natin na nawa ay tunay na magkaroon ng lakas. Pero sa personal na kapasidad natin, bahagi maliliit na mga pagkilos na ipahiwatig natin ang katotohanan at ang turo ng aming Panginoon sa Kristo. Sabi ko nga, yung pagtugon kay Jesus ay you become unpopular. Kasi sinasalang mo eh. Yung mali nilang ginagawa. Kaya hindi katulad noong tao na wala nang ginawa kundi magpapuri sa iyo. Good siya katuon. Pero kapag pinagsabihan mo kung namali ang iyong ginagawa, bad siya ka doon. Pero yun ang pagiging katulad ni Juan Bautista. Kung sino kailangan natin ngayong panahon na ito, bakit ito? Sabi nga, evil thrives because good men do nothing. Namamayagpag daw ang kasamaan dahil may mga mabubuting tao na walang ginagawa.
At isa ang pwedeng gawin ni Alain, no? Eh katulad ng pagkilos ni Juan Bautista, to point out kung ano yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa pagkilos natin bilang mga Kristiyano, upang sa ganon ay maging maliwanag. Kasi yan namamayagpag yung kasamaan eh. No? Walang nagsasabi sa kanila. At dahil sa wala nagsasabi sa kanila, talagang mamamayagpag sila. Pagkakataon na kung saan hindi na sila mangingini na gumawa ng kasamaan. So, inalangin natin kung saan po kami kapal sa pagkakataon na nawa ang mga dugo ng mga martir katulad ni Juan Bautista at kahit na hanggang ngayon ay nawa ay maging mga pula ng ating lakas ng loob para ipagpatuloy ang nais na ipahiwatig ng Puro May Kapal sa kasalukuyan nating kapanahonan.